the fault lies with the ambassador. He mentioned blacklisting. Siguro, nagkamali yung ambassador. Pero we stand by our statement na binanggit po ng ambassador ang word blacklisting several times. Si Chinese Ambassador Wang Silian ang tinutukoy dito ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ilang beses pa anyang nagsabi sa kanila ni na Senador Sherwin Gatchalian at Robin Padilla na pinaba-blacklist talaga ng gobyerno ng China ang mga bansang tumatanggap ng offshore gambling gaya ng Pilipinas. Ang pahayag ni Zubiri sagot sa pagtawag ng Chinese Embassy na misinformation ang sinabi niyang blacklisted na ng China ang Pilipinas bilang tourist destination dahil patuloy ang pogo sa bansa. I was shocked by the turnaround. I was shocked by the statement of the embassy, and it's regrettable because we had several witnesses. The best way of saying is maybe mali po sa pagsabi ng misinformation. I think it should have just been a clarification. Kasi a clarification would mean clarify what the ambassador had said. But misinformation, lumalabas na para akong Marites na nagbibigay ng maling information or tinatawag na yung fake news. Fake news. Wala po. Hindi naman fake news yun. Ang dami nakakinig sa kanya. Buti sana kung kaming dalawa lang. Ang problema, ang dami niyang witness, dalawa pa ibang senador. Tatlo pa kaming senador. Nagbigay pa si Zubiri ng official notes of the OSP nila ni Wang kung saan napag-usapan ng pogo at nabanggit umano ni Wang na todo pakiusap na ang China sa ibang bansa na iban na ang pogo. Sa naturang usapan, binanggit din umano ni Wang ang Cambodia na pinaban ng China. Gayunman, walang nabanggit na mismong Pilipinas ay blacklisted na rin ng China. Giit ni Zubiri, hihingi siya ng paglilinaw kay Wang. I'm going to either will write the ambassador or I will message the ambassador to get a categorical statement about blacklisting of countries that host pogo activities. Kasi pag sinabi niya, yes, posibleng mag-blacklist ang bansa ninyo, posible ha, that is the operative word, posibleng mag-blacklist yung bansa ninyo, medyo mabigat po yan dahil ayaw po natin mawala ng Chinese tourists dito sa ating bansa na gusto talaga makakita ng ating mga napakagandang tanawin dito sa Pilipinas. Samantala, sa pagdinig ng Senado para sa panukalang 8.9 billion peso budget para sa Office of the President sa 2023, kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagsusuri nila sa epekto ng pogo sa bansa. The Senate at the moment is conducting hearings and we want to know where the executive stands. If there's no decision, then you can say it's we have not yet decided on that, Mr. Chairman. Pero pag-uusapan ho ninyo, yes, Honor. Pinag-uusapan po, but because your investigations, your proceedings are ongoing, out of respect for your findings, no, we cannot second guess. So maybe we will go in tandem with you once you come up with your findings. But the feeling is they may be, we are appreciating the problem as you will appreciate it. Ayon naman sa Office of the Press Secretary, ang mga napapaulat na krimeng dala ng pogo, minomonitor na rin ng Pangulo. Tila nakahinga rin ang maluwag ang palasyo sa sinabi ng Chinese Embassy na hindi totoong blacklisted sa China ang Pilipinas. Do you share the sentiment of the Chinese Embassy in the Philippines that tourism is an important facet to our relationship? And we look forward to continuing with that relationship as we continuously welcome our friends from China and we anticipate more of them to come in the months and years ahead. Ang Department of Tourism patuloy na kinikilala ang malaking ambag ng China sa turismo ng Pilipinas. Punto ni Tourism Secretary Cristina Frasco, hindi pa uli nagbubukas ang outbound leisure travel sa China, kaya kukonti pa rin ang bumibisita rito. Kumpiyansa si Frasco, babalikan sigla ng pagdating ng mga Chinese tourists dito sa mga susunod na linggo. Pero hanggat wala pang desisyon sa estado ng pogo sa Pilipinas, tuloy ang kwento ng mga dayuhang biktima ng illegal recruiter at magbibigay ng lagay umano ng pogo workers wag lang ma-deport sa China. Marami sa kanila na iiwan dito, nagtatago, o yung iba naglalagay, no, as high as 1 million pesos para wag silang pansinin, wag na silang pakialaman, o bigyan ng permit para maiwan dito. In short, dahil illegal doon, pwede silang makulong ng not less than 3 years.
Sa ngayon, lalo pang nadaragdagan ang mga boses ng senador na gusto nang ipasara ang lahat ng pogo dahil na rin sa mga mapanirang dulot nito sa usaping pangseguridad, kalusugan at moral. Sherian Torres, ABS-CBN News.